So ngayon ang i-testing natin itong grade na to, that is red. Ilagay lang natin dito sa green. Ikabit natin sa green, sa positive. Ang ibigay natin na tips ngayon about sa instrumentation, kung paano i-determine yung faulty at saka healthy ng temperature element. Dito may dalawang element dito. Ang isang element ito ay faulty. Ito naman ay healthy. Itong temperature element or tinatawag sa instrumentation na RTD or resistance temperature detector. Makita natin dito yung temperature, yung RTD niya. May anim na wires at saka color coding. Ganun din yung ano, yung faulty. May anim na kulay. Saka ito yung heat niya, heat ng RTD. At saka ito yung ano, yung temperature element na ipapasok sa process line para ma-detect niya yung current temperature sa process para isend niya doon sa disease. Through this RTD via temperature transmitter, then going to the disease. Ngayon, kung paano natin i-determine yung faulty or healthy ng temperature element ng ganito. Mayroon tayong multimeter. Saka isit natin sa ohms. Tapos kung i-short circuit natin yung dalawang test rod. Ganito. Okay. Short circuit siya. Short circuit siya, mayroon siyang 0.3 ohms. So ngayon ang gagawin natin, ipis natin itong ano, yung wiring ng temperature element, yung anim. Kung titingnan natin, makikita natin yung diagram ng PT100. Anong diagram ng PT100 ng RTD o resistance temperature detector? Ito ang diagram niya. Okay. Ito ang positive, ito ang negative, yung dalawa. Kung makita natin ito ang anim na wire, ibig sabihin itong anim dual elemento. Dalawang element sa loob ng ano, itong element na to. Ito ang green. Ito ang green. At saka yung itong dalawang blue. Dalawang blue. Yun, dalawang negative, dalawang blue. At saka isa yung green. Yung positive. Okay, kung i-testing natin yung element niya, para ma-determine natin yung element o healthy ba o faulty na, depende sa makuha nating reading sa dito sa multimeter. So ngayon ang i-testing natin itong red na to, that is red. Ilagay lang natin dito sa green. Ikabit natin sa green, sa positive. Okay, nakabit na. Tapos ito naman yung negative, that is red ng multimeter. Ito, itong test red. So dapat makuha natin yung reading ng resistance reading ng temperature element para ma-determine natin yung condition tulad dito. So base sa diagram dito, itong positive green, saka negative dalawang blue, ano siya, connected siya yung dalawang blue saka negative. Ngayon kuha tayo dito ng ano, isang wire sa blue, kung anong reading. Okay, makita natin sa multimeter, mayroon siyang 108.8 ohms. Okay.
108 point something ohms. So it, kung i-convert natin yan sa degree, sa temperature, kasi itong itong element na since na yung temperature ng process, tapos yung output niya dapat resistance, yun ang i-send ng signal sa DCS. Yung temperature element is since niya yung temperature ng process, tapos i-convert niya sa resistance. So ngayon nakita natin 108.9 ohms. So kung paano ito copy convert sa temperature, ganito. Degrees resistance, itong formula niya, -100. Itong 100 na to, ito konstanto sa temperature transmitter na PT100. Ito PT100. Tapos over point 8.5 yung constant niya ng temperature. Ito dapat ito formula. Okay, ngayon paano natin i-solve, paano natin i-convert yung resistance na kuha natin ng 08, paano i-convert din sa temperature, ganito. Degree 108.9 minus 100 over 3.85. Okay, i-calculate natin, gamit natin. So 108.9 minus 100 then over 385. Okay, mayroong 23. Ito ang temperature niya, 23.1 yung temperature niya. Kasi nandito tayo sa ano, sa loob ng room at saka aircon ang room, kaya ito ang nakuha ng temperature. Ito ang nakuha ng current temperature sa element na dito. So ganun din, proceed tayo sa isang element, sa isang wire. Ganito din yung positive, i-connect natin sa positive test rod ng ganito. Yung positive, yung green, base sa diagram dito, green is positive, saka dalawang blue, saka ganina, kunin natin yung ano, i-testing natin ito. Unang blue, ang resistance is, tingnan natin yung multimeter. Okay, the same 108, ito ang current temperature dito sa loob ng room, dahil AC yung room natin. Saka ito naman yung isang ano, yung isang blue, dapat ganun din. Okay, ganun din, 108.7 yung temperature, ganun din. So ngayon proceed tayo sa isang element. Ito ang isang element, itong tatlong wire na to, na-test na natin na okay siya, mayroon siyang 108 ohms, equivalent to 23 degrees sa 108 ohms. So proceed tayo sa isang element. Ito naman yung ano, ito yung isang element. Kung i-testing natin, ang positive naman ito, ang positive naman dito yung black. Okay, black tayo. At saka yung dalawang red, ito ang red. Okay, ito ang dalawang red, black tsaka red. Yung black is positive, tsaka dalawang negative is dalawang red is negative. Okay, ngayon i-connect natin yung positive test rod sa black, ganito yung positive, tapos kuha tayo isang red.
kung ilang resistance isang element naman. Okay, kung makita natin parehong pareho. Pareho ang resistance 108 ohms. At saka yung isa namang red. Ito. Kung tingnan natin resistance. Okay, ganun din. 108.6 ohm. So, hindi na natin kailangan i-compute ulit yung paano i-convert sa temperature. Pareho din yung resulta ng temperature. 23.11 dahil ito ang temperature sa loob ng room, sa current temperature sa loob ng room ngayon. So, ngayon na na-demonstrate na natin yung healthy na temperature element, yung RTD or resistance temperature detector, na healthy siya. Ito, healthy siya. Dito naman tayo sa faulty. So, hindi na gumagamit yung damage na kung paano natin i-determine yung resistance ng temperature na damage na siya o faulty. So, ganito, ganun din. Pareho ang wire. Dual element dito, dual temperature element dito. Katulad yung isa kanina. Ito. Dapat yung unahin natin yung green, blue. Yung unang element. Okay, ngayon itesting natin. Itesting natin yung itong faulty, kung paano natin ma-determine yung element, temperature element o RTD na faulty siya. I-connect din natin yung positive discharge sa ito sa green. Base sa diagram ginawa natin kanina, itong green is positive. Positive. So, itest natin yung kunin natin yung resistance ng blue. Yung unang blue. Okay. Kung ilang resistance. So, makita natin sa tip multimeter, wala siyang reading. Wala siyang reading na resistance. So, ibig sabihin, wala na siyang makuha ang resistance. So, ibig sabihin, hindi na to gumagana, hindi na magsisense yung temperature sa process ng element na to. So, ganito din. Kunin natin yung isa, yung blue. Ganon din. Wala siyang resistance. So, open siya. Open contact siya. Wala na siya yung resistance yung element. So, ngayon proceed tayo sa isang element. Yung sa black. Okay. Na-testing na natin yung na-connect na natin yung positive sa black. So, itest natin yung itesting natin yung resistance ng isang element. Yung negative niya ay red dito. Kuha tayo ng isang wire sa red kung ano ang resistance. So, ganito. Connect natin dito sa red. So, wala na din yung wala na din yung reading ng walang reading yung multimeter. So, ibig sabihin open resistance siya. Naputol lang yung element sa temperature. So, dito kunin natin yung isa. Yung isang wire. Ito. Wala siyang wala din. Open resistance siya. Wala siyang nakuhang wala po siya nakuhang temperature sa resistance reading sa element. Okay, yun lang ang na-share natin tong araw na to. Kung paano i-determine yung itong healthy na temperature element or RTD or faulty. Okay. Yun lang. At saka sa sunod na video na naman. Maraming salamat.